Magsitayo na po ang lahat at ating pong dasalin ang banal na orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya ay naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawan tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Hesukristong anak mo. Pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay niya sa krus ay papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit alang-alang kay Hesukristong ang Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan, siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan, siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan, siya nawa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiluhod po ang lahat at atin pong dasalin ang litanya ng pasasalamat matapos ang pandemya ng COVID. Tumulog tayo sa Panginoon na siyang nagpapanibago sa lahat para sa lahat ng biyaya at pagpapalang tinanggap natin habang panahon ng pandemya ng COVID. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Para sa pagpapaalala sa atin ng kawalang katiyakan ng buhay, sa pagsasanggalang sa atin noong mga panahong walang nais magpatuloy sa atin, at sa pagtuturo sa atin ng mga bagay na tunay na mahalaga, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa pagkakataong tayo ay nagkaisa sa pananampalataya at pagmamahalan, sa kabila ng pagkakalayo-layon na ipinataw sa atin ng karamdaman, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa mga bayaning bukas palad na nag-apot sa atin ng tulong pang-agham, panlipunan at pang-espiritual sa kabila ng panganib na maaaring dulot nito sa kanilang buhay, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa biyaya ng mga bagong tuklas na gamot at bakunang pamuksa sa virus, at para sa biyaya ng likas na immunity laban sa sakit, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para sa biyaya ng presensya noong panahon tayo'y nangangamba at nababalisa, nalulumbay at naiinip sa gitna ng pandemya, magpasalamat tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hindi lingid sa iyong kaalaman ang laman ng aming isipan.
Bawat patak ng aming luha ay iyong pinahahalagahan. Nababatid mo ang lahat ng aming kagalakan. Nakipanahan ka sa mundo naming batbat ng sakit, pusa at kamatayan, at ang mga takot na kinahaharap namin ay iyong nauunawaan. Tanggapin mo ang aming pasasalamat sa iyong mapagpalang pag-ibig sa kasagsagan ng pandemya ng COVID. Katulad noong pagtangis mo sa kamatayan ni Lazaro, dulutan mo ng buhay na walang hanggan ang mga pumanaw dahil sa coronavirus. Ang aming mga pangamba ay pinalitan mo ng ligaya, kaya nag-uumapaw ang aming puso sa pagpupuri at pasasalamat sa iyo. Sa iyo ang lahat ng kadakilaan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maria, saklolo ng mga Kristiyano, panalangin mo kami. San Miguel Arcangel, panalangin mo kami. San Roque, panalangin mo kami. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magsiupo muna po ang lahat.
Magsitay na po ang lahat. Puri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y ipagdangal, magpakailanman. Magpuri kayo, mga anghel ng Diyos, sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo, mga langit, sa Diyos na sa inyo lumikha. Sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y ipagdangal, magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, Ikaw ang Diyos na makapangyarihan at prinsipe ng kapayapaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw ang anak ng Diyos at anak ni Maria. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw ang salitang nagkatawang tao at kadakilaan ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan. At patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagalob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging Birhen si Santa Maria'ng mahal, kami naway mahango sa hapis sa kasalukuyan at makinabang sa kawalatiang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. At kinalulugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Dahil sa pananalig sa Diyos, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita niya at ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga hindi nakikita. Dahil sa pananalig sa Diyos, si Abel ay naghandog ng mas mabuting hain kaysa inihandog ni Cain. Dahil doon, si Abel ay kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Bagamat patay na, siya'y nagsasalita pa sa pamamagitan ng kanyang pananalig sa Diyos. Dahil sa pananalig sa Diyos, hindi namatay si Enoch, kundi inilipat sa kabilang buhay. Hindi na siya nakita sapagkat inilipat na nga siya ng Diyos. Sinasabi sa kasulatan na si Enoch
ay naging kalugod-lugod sa Diyos bago inilipat. At hindi kinalulugda ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya. Sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos at Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Dahil sa pananalig sa Diyos, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari na hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang daong upang siya at ang kanyang sambahayan ay maligtas. Sa pamamagitan nito'y hinatulan niya ang sanlibutan at siya'y ibinilang na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananalig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Pupurihin ko't pasasalamatan ang Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ang Poon at karapat-dapat na siya'y purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Sa alinmang lahi, ang iyong ginawa ay papupurihan. Ihahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan. Ang karangalan mo at pagkadakilay ipamamalita at isasaysay ko ang mga gawa mo na kahanga-hanga. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Magpupuring lahat sa iyo, O Poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nila tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Magsitayo na po ang lahat. Nagsalita ang Diyos Ama, ang anak kong sinisinta ay narito dinggin nyo siya. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti, ano pa't walang sinumang makapagpapaputi ng gayon. At nakita ng tatlong alagad si Moises at si Elias na nakakipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng tatlong kubol.
isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias. Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi sapagkat masyado ang takot niya at ng kanyang mga kasama. At nililiman sila ng isang alapaap at mula rito'y may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya." Pagdaka, tumingin ang mga alagad sa paligid nila at nakitang wala na silang kasama roon kundi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok, ay mahigpit na itinagubilin sa kanila ni Jesus, "Huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nakita hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila'y nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. At tinanong nila si Jesus, "Bakit po sinasabi ng mga eskriba na dapat munang pumarito si Elias?" Tumugon siya, "Paririto nga si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Kung gay, bakit sinasabi ng kasulatan ng anak ng tao, hahamakit at magtitiis ng maraming hirap? Sinasabi ko sa inyo na pumarito na si Elias at ginawa niya sa kanya ng mga taong gusto nila ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pakibati ang inyong katabi, mahal ka ni Lord. Yan. Palakpakan natin ang Panginoon sa araw na ito. Salamat sa Diyos, buhay tayo. Amen. Salamat sa Diyos, kahit mahal ang sibuyas, nakakakain pa rin tayo. Amen? Salamat sa Diyos, mahal tayo ni Lord at mahal tayo ni Mama Mary. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon sa hapong ito. No? Maganda sapagkat tayong pang Sabado ay inilalaan ng inang simbahan sa pamamintuho sa mahal na Birhen. Amen? Sino dito ang mahal si Mama Mary? Taas ang kamay. Palakpakan natin ang Panginoon. No? Sapagkat ang mga nagmamahal sa Puong Nazareno ay nagmamahal din sa kanyang ina. Amen? Okay. Tayo magnilay na. Si taas ang kamay na gustong magkaroon ng magandang buhay, taas ang kamay. Ayan, di ikay magtrabaho. Ay gusto mo nga ng magandang buhay, ay pagkagising mo sa umaga, ikay nasa kanto at nakikipagkwentuhan. Gusto mo ng magandang buhay, hindi kay magbanat ng buto, no? Hindi yung lagi kang tutulog-tulog. Ay sino ho dito ang gusto, no? Makapunta sa ibang bansa, taas ang kamay. Yan. Hindi kayo mag-ipon ng pera. Pagpupunta ka ng ibang bansa, hindi kayo magsumikap kumuha ng ano, mag-ipon ng pera. Kailangan ka lang pupunta ka sa ibang bansa, wala kang pera. Diba? Hindi lang yun. Asikasuhin mo yung passport mo. Yung passport, hindi maglalakad, pupunta sa inyong bahay. Hindi. No. Sa mga minamahal kong mga deboto, taas ang mga may kahilingan sa Poong Nazareno, taas ang kamay. Hindi magsikap kayo magdasal. Ang nangyayari, kapag hindi na natugon niya, hindi na kumapunta ng Quiapo. Bay, hindi. Bakit ko ito sinasabi sa inyo? Ay sapagkat, no, bago tayo makatungtong ng gloria o kalwalhatian, kailangan nating magbata ng hirap. Amen? Sapagkat sa mabuting balita ating napakinggan, ano nangyari sa Panginoong Jesus? Siya ay nagbagong anyo. Tama po ba? Oo. At ang kanyang damit ay puting-puti. Walang kasing, talo ang tide at Ariel kasama ang sunrocks pag pinagsama, no?
sapagkat napakaputi ng Panginoon. Ipinatikim no sa pangyayaring ito ang magiging tagumpay ni Jesus. Subalit, kung kayo nakapagsimba nung Webes, di ba, na ang Panginoong Jesus ay nagtanong sino ako, di bagat sumagot si Pedro, ikaw ang Kristo. Pagkatapos, anong sabi ng mabuting balita? Kinuha sa tabi ni Pedro si Jesus at pinagsabihan. Bakit? Kasi ipinaliwanag ni Jesus, magpapakasakit siya, mahihirapan. No? At nung napagsabihan ni Pedro, anong sabi ng Panginoong Jesus kay Pedro? Lumayo ka, Satanas. Bakit? Sapagkat dito ipinakita ayaw ni Pedro ng krus. Subalit ang Panginoong Jesus, tatanggapin niya ang krus sapagkat yan ang magandang plano ng Diyos. Kaya kahapon ipinaliwanag ni Jesus, ang sino mang susunod sa akin, lilimutin ang sarili, papasanin ang krus at sumunod sa akin. Pinaalala ng Panginoong Jesus na ang sino mang susunod sa Kanya, yayakapin ng krus. Amen? Kaya hindi ako magtataka, malakas ang debosyon natin sa mahal ng Poong Jesus na Nazareno. Bakit? Ano bang dadala ng Panginoong Jesus? Di ba katang krus? Ay di ba ka tayo may daladala mga krus sa buhay? Tama ba ka? Oo. Kaya yung krus na iyan, hindi binibitawan. Bagus inihiyan niya yayakap. Sapagkat ang krus ang magdadala sa atin sa tagumpay. Amen? Kaya, kung gusto natin maging matagumpay, yakapin natin ang krus. Buhati natin itong kagaya ng pagbubuhat ng mahal na Poong Nazareno. Amen? At sa ating mabuting balita ipinakita, no? Na ang sino mang dadaan sa krus, no? Ay magiging matagumpay sa bandang huli. Amen? Hindi naman all the time ang ating Poong Nazareno, daladala niya ang krus. Amen? Nung unang Easter Sunday, nabuhay siyang maguli. Yan ang magandang matututunan natin sa Panginoong Jesus. Hindi siya umatras sa krus. Hindi katulad ni Pedro, no? Si Pedro ayaw ng krus, pero gusto ng tagumpay. Kaya sinabi niya, Panginoon, dito na lang tayo. Magtatayo kami ng tatlong kubol. Isa sa iyo, isa kay Elias, at isa kay Moises. Pero ang totoo, hindi niya naiintindihan ang kanyang sinasabi. Nagkakaroon ng kabuluhan, no? Ang mga bagay-bagay kapag ikay nakakaranas na bighati, pagtitiis at sakripisyo. Amen? Bakit? Tinuturuan ako ng mga pangyayari niyan para maging malakas. Amen? Amen? Kasi hindi tayo tinuturuan ng Diyos na maging lampa. Walang anak ng Diyos na lampa. Amen? Nilikha tayong matagumpay. Subalit ang katagumpayan ko at katagumpayan natin, kailangan may kasamang paghihirap. No? Sabi nga ng isang kasabihan, kapag may tiyaga, may nilaga. No? Hindi ka magkakaroon ng nilaga kung hindi ka magtsatsaga. Yan ang tinuturo. Napakagandang tinuturo sa atin ng mabuting balita. Harapin ang krus. Huwag natin itong isang tabi. Kasi yan ang magdadala sa atin ng tagumpay. Amen? Kung si Jesus, no, sa kanyang pagyakap sa krus, sa kanyang pagbubuhat sa krus, naging matagumpay, magiging matagumpay din tayo. Amen? Sapagkat ang sino mang yumayakap sa krus, no, ay hindi lang basta yumayakap, hindi lang tayo basta yumayakap sa krus eh. May kaakibat itong pananampalataya. Sabi niyo ngayon pananampalataya. Saan bagaling ang salitang pananampalataya? Galing sa salitang taya. Ano yung taya? And laro, taya. O yan, o, diba? Pero hindi ba halimbawa lang, o diba kayo sa sugal, ikay tumataya. Diba ka? Pag sinasabi mong taya, inilalagay mo ang iyong isang mahalaga, no? Isang mahalagang bagay, no? Kumbaga sa ating kawikaan, ipinupusta mo. Sa ating unang pagbasa, sa sulat sa mga Hebreo,
sinasabi na sa atin ng tagasulat ng sulat sa mga Ebreo na ang pananampalataya, no? Ito ang aking tugon sa pag-ibig ng Diyos. Amen. At kapag ako'y tumutugon sa Diyos, no? Hindi lang basta oo, inilalagay ko ang aking sarili sa Diyos. Amen. Inilalagay ba ninyo mga sarili niyo sa Diyos? Pag inilalagay natin ang ating sarili sa Diyos, anong pinapakita natin sa Diyos? Ipinagkakatiwala ko at ipinagkakatiwala natin ang ating sarili sa kamay ng Diyos. Amen? At kapag ipinagkakatiwala ko ang aking sarili sa kamay ng Diyos, hinahayaan kong gumalaw ang Diyos sa aking buhay. Amen? Hindi ko man ito maintindihan, pero ito ang magandang galaw ng Diyos para sa akin at para sa ating lahat. Amen? Ito 'yung sinasabi doon, no? Itong pananampalatayang ito, no, ay hindi agad maaintindihan, no? Subalit ang sinumang may pananampalataya, ang sinumang ang pananampalatayang nagdadala ng pagtitiwala sa Diyos, gagawa ang Diyos ng himala, kababalaghan at pagpapala sa atin. Amen. Itong sinabi, no, sa ating unang pagbasa, tamo yung mga matatandang propeta. Anong sinabi sa unang pagbasa? Dinala sila ng Diyos sa isang mas magandang lugar. Ibig sabihin, ang sinumang may pananampalataya, no, hindi ipapahamak ng may kapal. Amen? Basta tayo ay laging susunod sa magandang plano ng Diyos. Kaya gusto kong lagi itong binabahagi, no? Kayo kayo may Biblia. Taas ang kamay ng mga may Bibliang dala ngayon. Katoliko nga kayo. Wala kayong dalay. Hanapin nyo ito. Jeremiah 29 verse 11. Napakaganda. Bakit? Sinasabi doon sa aklat ni Jeremias, may magandang plano ang Diyos sa atin. Amen? Katulad sa ating mabuting balita, no? May magandang plano ang Ama kay Jesus, no? Kaya nga sa transfiguration sa ating gospel, ipinakita niyang maningning si Jesus. Subalit bago mangyari yan, dadaan si Jesus sa hirap. Papasanin niya ang krus, siya'y mamamatay, siya'y ililibing, subalit siya'y mabubuhay na mag-uli. Ay, diyan ang magandang babaunin natin sa ating pagyaon pagkatapos ng banal na misa ngayong araw na ito. Na kung gusto nating maging matagumpay katulad ng Panginoong Jesus, dalhin natin ang ating krus. At ang susundan natin ay walang iba kundi si Jesus. Amen. Ay sapagkat yung iba'y nagdadala ng krus ay kung sino-sinong sinusundan kaya naliligaw. Yan ang magandang paalaala sa atin, no? Na katulad ng Panginoong Jesus, no? Siya ang pinakamagandang modelo natin na pagpasan ng krus. Bakit? Sapagkat sumunod si Jesus sa kagustuhan ng Ama, gayon din naman, tayo din ay susunod sa magandang plano ng Diyos Ama sa atin. Amen? Nandiyan ang mahal na birhen. No? Aalalayan tayo ni Mama Mary. Sabi nga sa panalangin ng Aba po Santa Maria ang Hari, ikaw nga po ang pinagbubuntong hininga na amin na ang aming pagtangis dito sa lupang bayang kahapis-hapis. Nadyan ang ating ina, nadyan si Nanay Maria, nadyan ang inang birhen, no? Na kapag tayo dumadanas ng tindi ng hirap, mahal na ina, tulungan mo ako. Mahal na ina, yakapin mo ako. Mahal na ina, dalhin mo ako palagi sa iyong pinakamamahal na anak, ang aming mahal na poong Jesus Nazareno. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon sa hapong ito. Magsitay na po ang lahat. Magsitay na po ang lahat.
Minamahal kong mga kapatid, nagbago nga niyong ating tagapagligtas sa harap ni na Pedro, Santiago at Juan sa itaas ng bundok. Nakita nila ang kalwalhatian ng Diyos. Halina tating hilingin sa Diyos na pakinggan ang ating panalangin. Ama, punuin mo kami ng iyong kalwalhatian. Ama, punuin mo kami ng iyong kalwalhatian. Ang mga pinuno ng ating simbahan, sa pamamagitan ng kanilang pagpapaliwanag at paggabay, naway, akayin tayo sa kalwalhatian ng makalangit na tahanan. Manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong kalwalhatian. Tayo naway gawing laging mulat sa tuwi ng presensya at walhati ng Diyos sa pagbabagong anyo ni Jesus. Manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong kaluwalhatian. Ang lahat ng tao naway asamin makapiling ang Diyos kasama si Maria at lahat ng banal sa langit. Manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong kaluwalhatian. Ang mga nagdurusa ng pagkakasakit, naway, ang nagbagong ang iyong si Kristo ang maging kanilang tanda ng kalakasan ng kalooban. Manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong kaluwalhatian. Ang ating mga mahal na yumao, naway, masihan sa banal na pagkakita ng banal na kalwalhatian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong kaluwalhatian. Inanyayahan ko kayo magsiyuko ang inyong mga ulo at ating itaas sa Diyos ang hinihiling ng ating mga puso, ang ating mga pansarili at mga natatanging mga kahilingan at panalangin. Makalangit na Ama, palalimin mo ang aming pananampalataya habang naglalakbay kami sa mahirap na sandal ng aming buhay. Tulungan mo kaming makilala ang iyong presensya sa mga taong nakakasalamuhan namin at makita ng iyong kamay ang gumagalaw sa bawat sandali. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna lahat. Nagdudulot ng buhay.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na inulungwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay mapaging dapat nakalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong pinararangalan ng ang mahal na Birheng Maria. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak noong isinugo mo siya bilang aming Mesiyas sa kapangyarihan ng Espiritung Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kahalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitay na po ang lahat. Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklot sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan,
Kaawaan o pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin na pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at diya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adiya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang amin pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, tinagalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, tinagalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapala tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Makapag-iwalay
sa pag-ibig ng Diyos. Paghihirap ba kapighatian, pag-uusig o gutom o tabak, at kahit na nga kamatayan, walang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Sinong makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Paghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ang Ama kaya mapagtangkilik, o anak na nag-alay ng sa langit at lupa, walang makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Sino makapag-iwalay sa sig o gutom o tabak.
makapag-ihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Announcement, sa darating na Miyerkules, February 22, ay Ash Wednesday na siyang simula ng panahon ng Kwaresma. Sa hapon ng Martes, February 21, matapos ang misa ng ikalima, ay daraos po ang para liturhiya ng pagsusunog ng mga lumang palaspas na binasbasan at ginamit noong nakaraang linggo ng palaspas. Ang abo mula rito ay siyang gagamitin sa Ash Wednesday. Susundin po ang Sunday Mass schedule sa araw na ito at meron din po tayong pagpapakumpisal sa araw na iyon. Ang araw din po ng Ash Wednesday ay mahalagang araw ng pagsasakripisyo, pag-ayuno at paglilimos. Lahat po ng nasa hustong gulang ay may obligasyon na lumiban o bawasan ng pagkain at mag-alay ng pagsakripisyo sa kani-kanilang pamamaraan. Pinapalalahan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim alert level 1 sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate. Para sa dagdagan proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agaran na tayong magkabakuna at booster. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang sa iyong kagandahang loob, ay aming hinihiling upang ang pagkaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay mapakindapat naming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon sasagawa natin ang pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladalang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, inaway maalaala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sabi nga ng ating commentator, no, ang Ash Wednesday ay day of fasting and abstinence. Ano po? Ay hindi tayo kakain ng karne sa araw na iyon. Baboy, baka, manok, pato, ano pa baga? Kambing, tupa, hindi muna. Okay, kasi Lent na tayo. Ay walas, baka naman po kayo Miyerkules ng abo. Ang kinakain nyo naman ay tahong, talaba, alimasag, hipon, ano, inihaw na tulingan, inihaw na bangus. Ala, kaya sakripisyo, hindi past eating, sakripisyo tayo. No? Tayo makikisa sa pagkapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay ng Panginoon. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin nyo sa inyong pag-alis ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Pinipintuho ka namin.
Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,